sa lahat. Ituturo ko naman kung paano gumamit ng chroma key in KineMaster. Guys, kung bago pa lang kayo sa akin channel, please subscribe Silver Faltado para updated ka sa mga gagawin ko pang video. Ito guys, punta tayo sa KineMaster. Yan. Punta lang tayo dito. First, maglalagay ako ng isang background. Ito na yung lalagay ko, yung victim. Then guys, meron ako dito mga sinave na green screen na video. Punta lang tayo dito sa layer. Then media. Green screen na ako dyan. At ilagay natin ito. Kasi may hindi na ako. Then punta tayo sa chroma key. Then i-enable lang natin yung chroma key. I-enable natin. Meron siyang black color pa. I-adjust lang natin ng konti para hindi makita yung black color na nandun sa dinosaur. Yan. Makikita natin yung dinosaur nandito na. Yan. Titin natin ng konti. Yan. Okay na yan. Diba natin. Yan. Naglalakad na siya yung dinosaur natin, pero mas magandang tingnan kung talagang gumagalaw yung dinosaur palayo doon sa kanyang pwesto. So guys, punta ulit tayo dito sa nilagay natin green screen na dinosaur. Kita nyo to sa left side, meron siyang key button. Click mo lang siya. Then kada adjust ng dinosaur, makikita nyo nagkakaroon ng button, red button and white button dito sa may dinosaur green screen kung nakikita nyo. Para ipakita lang natin na naglalakad yung dinosaur. Yan. Yan. Lalakad natin. Ayun naman yung yan. I-gamit yung adjust. Pwede nyo itong plus sign. Adjust nyo. Plus. Pero ito automatic naman to. Pag nilipat mo kasi automatic na yan. Magkakaroon ng red and white na kulay doon sa baba. Pinaalis ko na yung dinosaur. Yan. Na po guys. Tanggalin natin kasi sobra. Wala na yung dinosaur. Ngayon, tingnan natin kung gumalaw nga yung dinosaur. Ayun, gumagalaw nga siya, oh. Yung dinosaur. Yung ganun na yung paggamit ng key button dito sa may KineMaster. Well, guys, one number done na agad yung isa. Pero maglalagay pa rin tayo, punta ulit tayong layer. Punta tayong sa media again. Then punta tayo dito at meron naman tayong ito. Naglagay naman ako ng tao. Yan. Punta ulit tayong chroma key. Then enable lagi natin. Makikita natin may mga tao dyan na nagpa-party-party. Siyempre big team eh. Iyon. Yan o. Ang sasaya nila o. Kasi nakita ang big team. Iyan ako. Oh. Pero guys, gusto ko lagyan pa natin ng so maraming tao eh. I-click nyo lang uli yung ilagay nyo na party green. Green effect. Yung green effect na yan. Nilagay natin yan kung makikita nyo. I-duplicate nyo lang. Then, adjust nyo lang dito. Ayan. Marami na sila. Ito natin. I-play ulit natin. O, kita nyo, ang dami na nila. Tatalo naman pa sila. O, kasi tuwan-tuwa't nakita yung big team.
Yan ako. Yan guys, oh. Talo na lang sila, natalunan. Napakasimple lang naman maglagay ng green screen kung meron na tayong mga na download. Pero parang may kulang pa. Lagyan pa natin ng lipatod ng layer. Kasi pinapakita ko naman dito kung paano gamitin yung chroma key. Lagyan na din natin ng helicopter. Ikarap natin muna yung helicopter. Ayan. Patuloy tayo yung chroma key. Enable natin. Ayan, makikita natin yung helicopter. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay natin dito sa di mo makita. Ganun din guys, ang ating gagawin. Punta tayo dito sa may key button sa left side. Click nyo lang siya. Palabas. Palabas. Kasi masaya sila at nandyan yung build team. Yan. Hindi lang po grupo ang build team. Pamilya din po yan. Para sa inyong kaalaman. Yan. Yan. Check nga natin kung nagumana yung nilagay natin. Play natin ulit. Yan oh. Ayan o. Yun na nga po, nilagay na natin. Ngayon, di pa naman tayo dito. Nakikat na natin siya dito. Then, punta tayo dito. I-trim natin sa right side kasi wala tayong ilalagay na dito. Ayan. Kasi meron ako idadagdag dito. Para sa mga ano natin kung laging nasa ating mga live streaming na sumusuporta pero hindi masaya. Yan po, naglagay ako ng isang grenade. Then punta din tayong layer, magta-type ako dyan. Lagyan po natin 2W para mas pwede pa rin gan. Then punta po tayo dito sa may background para may ganda na lagyan. Lagyan natin ng white background. Maganda yung white. And i-click natin siya. Then punta din tayo sa para lagyan naman natin ng konting design. Magandang kulay yung ilagay siya, Adobe Glow. Yan, okay na kaya yan. Tingnan natin kung pwede na ba yan. Lagi tayong kulay kanina dito. Hindi ata dito, back tayo. Tayong outline. Kasi okay na yan. Pakita ko lang ako paano naman ito kasi kaya paano naman ang gagawin ko dito para ipakita sa inyo kung napakadali kasi ito yung mga fans din namin minsan na sabi nga namin fans namin yun na nagbibigay din ng views. Lagyan natin siya ng kasi meron akong dinownload din dito sa green screen na bullet. Kita nyo yung bullet. Chroma key. Punta ulit yung chroma key. Enable. Enable. Click nyo lang yan. Ayan. Check natin. Yun. Pero gusto natin, damihan natin yung i-duplicate lang natin. Tignan natin sa kabilang side.
Kasi naman lagyan ng kabilang side. Ayan. Tingnan natin. Oh. Ito ba tingnan? Pero hindi mas magandang tingnan, pero gawin natin white color to. Pwede nga lang maging white color. Tingnan natin. Ayan pala, white na siya. Oh. Ayan. Tingnan natin nga guys ulit. Then guys, mas magandang lalong tingnan kung titingnan natin, mas maganda din lagyan siya ng syempre kailangan may baril din naman, hindi naman pwede na may mga bala tumatama, pero you know pero lagyan natin siya ng baril para magandang tingnan. Punta tayo green screen again. At may in-upload, dinownload ulit ako dito na hindi man kagandahan, pero sabi ko nga, pinapakita ko naman dito is kung paano gamitin yung chroma key, kaya ako pinaulit-ulit para madalin yung magaya po. Tignan natin ganun ulit. Oh, siyempre pangit tingnan na natin kung saan ba siya mas magandang tingnan. Tingnan natin again. Putulin natin siya dito kasi hindi pa nagpapakita, hindi pa siya bumabaril eh. Tingnan ulit natin guys. Okay natin. Ayan. Bumabaril siya, bumabaril. Pero stack lang natin hanggang dito. Okay, yung mga effect din natin ay hanggang dun lang. Parang ganun tingnan. Okay. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin ito kung tingin tuwal. Wala po tanong mo ako kung sa ginawa kong video. At ito sabi nga po, sample lang po itong ginagawa ko. Okay, guys. Then guys, yun, pinakita ko sa inyo kung paano naman gamitin yung basta yung chroma key, kung paano gamitin. Meron naman ako dito isa pang effect. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, chroma key naman yung pinapakita ko paano gamitin yung paglalagay ng green screen using chroma key. Ayan. Kaya ating lulubos-lubosin na ang paggamit ng green screen. Kasi mga sinisave dito, nakasave na siya. Maliit tingnan yung pagsabog. Kaya gagawin ko, palalaking ko siya. Tago natin yung bumba. Ayan. Ayun, ang ganda diba? O, di na, tanggal lang ating tuwad. Nagbabay na si tuwad. At yun nga guys, again, ako yung nagpapasalamat sa panonood ng aking video kung paano gamitin yung chroma key.
At yung pinakita ko lang naman sa inyo is basic lang na paggamit ng chroma key saka yung key button kung paano gamitin. Well guys, sana may natutunan kayo sa aking nagawang video. At yun nga guys, don't forget to subscribe my channel para lagi kang updated sa mga gagawin ko, mga simple video lang like this. At sana may natutunan kayo. Thank you guys at salamat sa inyong panonood. Binga, big team. Yan. Pero i-save nyo din siya. Ito, sakay mo sa save nyo yung nagawa nyo. Then export. Na-export nyo siya, makikita nyo yung in-upload nyo dun sa gallery nyo. Makikita nyo din dun yung in-upload, dinownload, in-upload na video. Yan. Thank you guys sa panonood. Thank you. Bye-bye sa inyong guys. Bye-bye sa inyong lahat. Sabi nga, big team. Thank you.